What's up mga lods? Naranasan mo na rin ba mabash? Ako na bash ako mga boss doon sa isa kong video na in-upload. So, pag may basher tayo mga boss, huwag natin nawayin. Kasi minsan sila yung nagiging tulay natin para maitama natin yung pagkakamali natin. Kasi nabash naman ako dahil inaamin ko may mali din ako doon sa video na in-upload ko. Medyo hindi talaga maganda rin. Doon ko lang din na realize na, uy, oo nga no, mali pala yung video na nagawa ko. Tama naman, wala namang masama dun sa video ko. Ang problema lang dun, yun yung una-una kong video mga boss, kaya napag-practicean ko. Nag-aaral pa lang kasi ako mag-edit nun. So napag-practicean ko. Ngayon, sa sobrang practice ko, nawala ako dun sa ano ko, sa konsentrasyon ko, na mali na pala yung pagka-edit ko. Masyado kasing pinokus ko dun sa likod ng babae yung camera ko. So in-edit ko dun, kaya dun ako na-bash. Pero ayos din, parang wake up call din sa akin yun, na hindi pala lahat ng makukuha natin sa kalsada, yung makukuha nating video o footage, ay kailangan natin i-post. Minsan may limit din. Okay lang naman yung post na yun. Ang problema kasi doon yung editing ko. Pagka-edit ko hindi talaga maganda, medyo masagwa. So humihingi naman ako ng pasensya doon sa nangba sa akin. Pini-EM ko siya. Pagkatapos noon, binura ko yung video ko na yon. Tapos yung nangba sa akin, minessage ko sila. Sabi ko, boss, pasensya na. Salamat. Pero nagpasalamat din ako doon sa kanila kasi nang dahil sa kanila nalaman ko yung pagkakamali ko. So nag-message ako sa kanila. Sabi ko, boss, sorry ha, mali yung nagawa ko talaga. Ngayon ko lang na realize na sobrang mali talaga yon. So sa halip na magalit ako sa kanila, pinasalamatan ko pa sila. Sabi ko, boss, thank you, kasi dahil sa inyo nalaman ko yung pagkakamali ko. So nakakatuwa kasi sabi niya, hindi, wala namang problema dun sa video mo. Ang problema dun yung pagka-edit mo, kasi masyado mong pinokus dun sa likod ng babae. So totoo nga naman, talaga medyo bastos yung dating. Kaya masakit makatanggap ng salita sa mga nambaba sa'yo. Pero tanggapin mo yon dahil yun ang katotohanan. Nagkamali ka, aminin mo yung pagkakamali mo. So hindi mo na uulitin yung ganung pagkakamali. Naging aral din sa akin yun mga boss, dun sa pagkakamali ko na yun. So andito na pala tayo sa may Antipolo, dito sa may Sigsag. Kasi ayaw din naman natin na marami ang nagagalit sa atin. Kaya pagkatapos nun, natuwa sana ako mga boss, kasi pag-upload ko nun, pagka-share ko dun sa mga groups ng mga motovlogger,
talagang ano, oras lang, isang oras lang, talagang na 5,000 views agad, talagang pumalo. So sari-sari ang reaction ng tao na nakapanood, mayroong natatawa, at syempre meron ding nagalit. So doon sa mga nagalit at na nambash sa akin, thank you sa pambabash niyo mga boss, kasi nang dahil sa inyo na ituwid ko yung aking pagkakamali. So sakit lang makabasa ng message na masabihan ka ng hindi maganda. So ayos lang, at least natuto tayo na itama natin yung mali. Kaya pag may basher tayo mga boss, huwag natin silang awayin. Sa halip, pasalamatan natin sila, kasi sila yung minsan nakakita ng ating pagkakamali. Kaya hindi ko sila inaway nung time na yon. Ano lang tayo? Lagi lang tayo magpakumbaba. Kaya sa mga kapwa ko baguhan sa pagbablog, mahalin natin mga boss yung ating mga basher. Dahil sa totoo lang, sila yung nakita ng ating mga pagkakamali na pwede ating ituwid. So shout out dun sa bashers ko. Ang nakakatawa lang dun, naging friend ko pa sa Facebook. O, di ba? Hindi ko siya inaway. So sa halip na awayin ko siya, minisage ko siya, sabi ko, boss, pasensya na. So ang kagandahan doon, hindi na kami magkaaway. Naging friend ko pa siya sa Facebook. Tapos sakto naman pala na nagsisimula din siya sa pagbablog. Kaya sabi ko, sige boss, ano ba yung YouTube channel mo saka yung Facebook page mo para ma-follow ko at ma-support ko din. Kaya yun, na-follow ko siya sa kanyang Facebook page saka sa kanyang YouTube channel. O ganun din sa akin, na-follow niya rin ako saka na-subscribe niya din yung YouTube channel ko. Kaya ayos, nagkaroon tayo ng dagdag na kaibigan mga boss. Hindi natin sila kaaway dahil ayaw natin makipag-away, dahil nag-vlog tayo para gawing libangan ang pag-vlog. So pagka dumating yung araw na kumita tayo, mas makakatulong tayo dun sa mga taong walang wala. Kaya thank you dun sa nambash sa akin. Doon sa nambabash pa rin sa'yo kahit na wala ka namang ginagawang mali, hindi na basher ang tawag doon sa kanila mga boss. May tawag doon sa kanila. Ano yun? Hindi ordinaryong sakit yun. Yung tawag sa kanila yun, may tawag sa kanila. Walang gamot yun sa taong may inggit na kahit na wala ka namang ginagawang mali, wala kang ginagawang masama sa kanila, pilit ka pa rin nila
inilalaglag o pilit kan lang sisirain. So sa atin naman wala namang naiinggit, wala naman silang kakainggitan sa atin mga boss. Dahil isa lang din tayo sa mga nagsusumikap para sa pamilya. Alright, alright, alright. Oh, I love you, Basher. Nang dahil sa'yo, may natutunan ako. Kaya thank you, thank you. Alright, hanggang dito lang ang video natin mga boss. Kaya pag ikaw may basher, mahalin mo ang basher mo dahil isa yan sa magiging supporter mo. Huwag mong awayin. Basta alam mong may pagkakamali ka, i-admit mo yung pagkakamali mo at sigurado magiging kaibigan mo sila. So hanggang dito lang ang video natin mga boss. Thank you, thank you. I love you, Basher. Thank you.